Welcome po muli sa Kuya James Vlog. Ang channel na ito ay gumagabay sa mayroong anxiety, GERD, nervous at panic attack. Ngayon po, pag-uusapan po natin yung mga pagkain na pwede at hindi pwede o bawal sa taong may GERD, acid reflux, anxiety, at saka hyper acidity. Unahin po natin yung mga pagkain na bawal. Unang-una po, yung iwasan po talaga natin yung mga unhealthy foods dahil yan, ang mga pagkain na yan ay nakapag-trigger po ng ating isipan yan. Yung mga gata, siyempre yan, mga ginataan na tambakol, ginataan na Bicol Express, parang ganun. Kasi nakikita nyo pa lang, para na po kayong natatakot na kainin na baka susumpungin kayo, baka ano po ang mangyari sa inyo. Yan po. Susunod po natin yung mga maalat, matatamis, maanghang. Yan po talaga ang number one na iwasan nyo. Unahin po muna natin yung mga pagkain. Mga matataba, kagaya po ng mga taba ng baboy, taba ng baka, at saka yung mga masisibong pagkain po, yan po ang iwasan natin. Pero mayroon po tayong mga acid reflux o di kaya hyperacidity. Dahil si anxiety, yan po ang number one na kapagpa-trigger sa atin. Dahil sa sobra nating pag-iisip. Dahil sa sobra nating pag-aalala sa mga nararamdaman natin. Kaya pag inisip mo po lang na kainin, matatakot ka na. Kaya iwasan po natin yun. Pangapat po, mga junk foods, frozen foods, yan po, iwasan nyo po yan. Inihaw, kinilaw, mga papaitan, kasi mga laban loob po yan. Mataas po sa acid yan, uric acid, mataas po yan. Kaya yun po ang iwasan natin. Mga kinilaw na o dinakdakan, ganun po. Kasi, at saka may suka yan. Yun po ang iwasan natin. At saka ito pa yung may sus, ngayon may spaghetti. Kasi alam nyo, pag may mga sus kasi, timplado na po kasi yan. Matataas po yung ingredients niyan. Mabibitin. Kaya yun po ang iwasan natin sa mga pagkain. At saka yung mga dapat pa natin iwasan na pagkain, yung mga matataas sa carbohydrates. Yun po, iwasan po muna natin. Pupunta naman po tayo sa mga bawal na inumin. Una-una po yung kape. Iwasan nyo po yung kape. Yan po ay may mga kape na pag ininom nyo po, talagang kakabog yung dibdib nyo. Na parang atake kayo sa puso kasi mataas po yung kape niyan. Nakapagpa-trigger po yan ng anxiety talaga. Kaya iwasan nyo po yung kape. Energy drinks, kagaya ng mga Cobra, yung mga malalamig na kape, iwasan nyo po yun. Yung mga Sting na yan, iwasan nyo po yan. Basta lahat ng mga energy drinks, iwasan nyo po muna pag mayroon kayong nervous, hindi kaya may GERD, hindi kaya may hyperacidity. Bigla lang po, sasama yung pagkaramdam niya. Iwasan nyo po yan. Alcoholic drinks, isa rin po yan. Bawal na bawal po. Alak, bawal na bawal po. Iwas-iwas po muna talaga. Juice, kagaya ng mga Tang pineapple, iwasan nyo po yan. At saka yung mga ano pa, suka, yan. Pwede po pala kayo gumamit ng suka, gawin yung sawsawan. Pero yung gagawin yung suka, yung apple cider, pwede po yun, mas maganda po yun. At saka lahat po ng soda, ang mga soft drinks niyan, iwasan nyo po talaga yan. Yan po yung mga inumin na dapat yung iwasan pag mayroon po kayong anxiety. Ito rin po, pumunta tayo sa mga isda. May mga bawal din po ron. Sa isda po, ang unang-una po na pinakabawal, yung tulingan. Yan, bawal po yan. Lalo yung mga ginataan na tulingan, bawal po yan. Iwasan nyo po muna ng tulingan kasi madugo po yan. Alumahan, isa rin po yan. Tamban. Lahat po ng klase ng tamban, may mga silinyasi, may mga tamban na malalaki, iwasan nyo po yan. Saka yung yellow pin, yan. Yellow pin, balo, iwasan nyo rin po yan. Yung green, yung buto, yung tinik, balo, iwasan nyo rin po yan. Tangigi, yan. Tangigi at saka yung aloy. Aloy, parang ano rin po ng tulingan yan. Iwasan nyo rin po yan kasi madugo, madugo na isda. Basta lahat po ng nabanggit ko na isda, pwede nyo pong iwasan. At yan lang po muna yung mga dapat yung iwasan pagkain. Siyempre, yung panini grillo, iwasan nyo po talaga yan. Masama po talaga yan sa mayroong anxiety, mayroong GERD. Lahat-lahat po ng nabanggit ko, iwasan nyo po muna.
dahil ang paninigrelyo, hindi lang po yan nakapagpatrigger ng GERD, baka yan po ang magbigay sa inyo ng karamdaman na lalo po talagang magpapahirap sa inyo. Kaya iwasan po. Punta naman po tayo sa pagkain na pwede at hindi bawal. Unahin po natin yung sa gulay. Ang madalas ko po nakainin dati na gulay, yung saluyot, okra, talbos, carrots. Ito carrots lagi akong kumakain. Ito lagi yung kinakain ko. Balatan nyo lang po siya at saka pwede nyo siyang kagatin. Ganun. Yan ang madalas kong kinakain. Carrots, mansanas, yan, gulay, saging. Pichay. Yan sa mga gulay ha. Pichay, malunggay, ampalaya, kangkong, nabanggit ko na po yata. Yan po yung madalas yung kainin ng mga gulay. Kahit i-steam nyo lang po yan. Kagaya po ng talbos ng kamuti. Yan po, i-steam mo lang. Sausaw mo sa suka na apple cider. Nalagyan mo lang konting anghang. Huwag yung masyadong manghang kasi baka mag-trigger yung acid reflux o hyperacidity nyo. GERD. Sa prutas naman tayo, number one, mansanas. Number one po yan. Lagi ko pong kinakain niya, mansanas, saging, at saka piras. Yan po, napakaganda. Napaka-healthy pa. Huwag po kayong kumain ng iba, yung kagaya ng mga ubas, parang nakapagpa-trigger. Napansin ko, ubas nakapagpa-trigger. Skyflix, Magicflix, yun po ang madalas nyong kainin. Ako ang ginagawa ko kasi niyan dati. Pagkatapos ko kumain ng kanin, gagawin ko niyan, nguya-nguya ako ng Skyflix. Yung parang hindi ko talaga maramdaman yung gutom. Nguya-nguya ako ng Magicflix, mga ganun. Huwag po yung may mga palalaman, mga ribisco na may palaman, mga chocolate, at saka basta may mga flavor na cheese, huwag po muna. Mas maganda po, Skyflix na lang. Tapos tubig po kayo, maraming tubig. 3 liters isang araw. Yan po, nakapagpagaling po yan. Ang mas kailangan po pala natin yung mga probiotics. Kagaya po ng Yakult, Delights, yan po ang madalas natin inumin. Mas maganda po talaga yung Yakult. Huwag po kayo uminom ng mga energy drinks. Yakult, Delights lang. Yung mga gatas kagaya ng Sterilize, iwasan nyo po muna yan. Hanggang dito na lang po ang video ko. Kung nagustuhan nyo po ang video na ito, maaari po kayo mag-iwan ng comments, like, at pakishare po para mas marami po tayong matulungan. Ito lang naman ay base sa aking experience. Kung sa tutusin po kasi, hindi naman po talaga ito bawal lahat. Maliban sa mga unhealthy foods at sa mga energy drink at sa mga kape, ang mga pagkain ng mga nabanggit ko. Kasi ito, isample ko po sa inyo. Nakakita ka ng sinabawan na karne ng baboy. Nakikita mo pa lang, iniisip mo pa lang nakainin, pinapangunahan ka agad na isip mo na baka sumpungin ako, baka may hilo ako. Mamaya, baka may high blood ako at akihin ako sa puso. Parang mga ganun kaagad yung mindset mo. Kaya para sa akin, pwede nyo pong kainin yan. Ang problema lang kasi sa atin, yung isip natin, pinapangunahan talaga tayo. Kaya, hindi mo pa nakain, nakikita mo pa lang, natitrigger ka na. Yun po ang ano talaga ng mayroong anxiety. Kaya kailangan po talaga natin intindihan si anxiety. Pero makain po natin lahat. Hindi po yan bawal. At ang ibang doktor na magaling, yung mga eksperto talaga, nagsasabi po talaga na hindi bawal ang kumain ng mga ganong pagkain maliban sa unhealthy foods na sinasabi ko. Ang importante, every 3 hours makakain po kayo. Kaya hanggang dyan na lang po ang aking video na ito. Pakishare po para mas marami po tayong matulungan. God bless po sa inyo. To God be the glory. Ingat po kayo lagi. Kumain po kayo ng carrots lang. Para makas kayo. Thank you.